like this gold. My love for you is real and will never fade. What? Good mga kateboy, it's your boy Carlin Pin. Back at it again with another vlog. And for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinet up yung surprise ko kay Laham sa aming first ever mansari. Ayan. Wow! Oh, amandi ka to. Siyempre, after nun, i-explain ko rin sa inyo kung ano yung nangyari after maging successful nung surprise ko kay Laham. Ayun, nakakapanlambot yun. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung part na yun kasi pag bumabalik sa utak ko, sobrang, it was a nightmare. It was like a nightmare talaga. Nilang, sobrang nakakapanlumo. Pero, ayun, tuloy lang tayo sa laban ng buhay. So, let's start this story. Let's go! Oh. So, syempre, simulan natin sa part na kung paano ko sinet up yung surprise ko kay Laham. This point, narinig niya ako. So, malalaman na niya kung paano ko sinet up. Although na-share ko na rin naman sa kanya. Una, ang ginawa ko, in-arrange ko siya nung pauwi kami galing ng CDO. Nagkagayan de oro na trip kami. Kinonta ko si Ate Nicole, siya naman lagi yung nag-set up ng mga surprise na ginagawa ko. Kaya props to my sister, she's the best. And kinonta ko siya, sabi ko, Ate Nick, I want yung setup na intimate. Actually, siya nagsabi na gawin namin intimate. Unang nasa plano ko lang talaga kasi is Samgyup night na medyo romantic-romantic. Ayan. Kaya sabi ko kasi, dapat nandun din kayo, sama kayo sa amin sa pagkain-kain, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, wag, dapat intimate. Yung kayong dalawa lang. Ganun. So sabi ko, oh nga no, kasi first month sa league. Kaya rin pala Samgyup night yung naisip ko kasi since si Laham, sobrang nagkikrave siya parang ilang months na or weeks na nagkikrave na siya sa Samgyup. Tapos tuwing may makikita kami yung Samgyup na resto, laging nakakain na kami, or wala sa mood yung chan namin, or something. Basta laging may nangyayari. So, naisip ko na ito yung pinaka-perfect timing na mag-samgyup kami. At least dito, di ba, wala nang pila-pila, or wala nang waiting-waiting. Kasi pag sa mga samgyupan talaga, laging haba ng pila, di ba? Para hindi ako mahalata ni Laham sa aking gagawin na surprise, ang ginawa ko is, noong November 15 pa lang, kasi 20 yung mansary namin eh. Actually, si Laham, matagal na niyang pinaplan na sabi niya, uy, bili naman tayo ng couple na white shoes, yung Air Force One nga, ganyan. May Air Force One ako na white, pero sobrang laspag na, sobrang dumi na, ganyan. So, bala ko na rin talaga bumili. Lagi rin kaming hindi nagkakaroon ng time na bumili. So, yun, naisip ko na, sabi ko, what if, ano, paano hindi niya mapansin yung aking surprise? Bigyan ko na siya ng something na gift in advance. Para, ang isipin niya, yun na yung gift ko, diba? Wala na siyang i-expect na anything. So, ayun, nag-order ako nung November 15 ng AF1 na couple kami. Ito, sinurprise ko siya dito sa condo. Tuwa naman siya. Happy Mansawi! Party nga! Mabayaran naman kita mga all wife? Yeah! Ay, sorry, sige tayo nagganito eh. Opo. Aba siya. Mag-aalala sa'yo. Sabi ko, sabi ko pala ngayon, mag-aalala 7 na. Tingin? Wow! Sinet up ko pala yung Samgyup night November 16. Kasi si Lahams, parang nag-early celebration kami ng aming mansary. Kasi si Lahams, nakabook na siya ng ticket. Uuwi siya ng Zamboanga sa kanila since graduation nung kapatid niya na brother. Sinet up ko ng mas maaga para, di ba, before siya umalis, makapag-celebrate na kami. Kasi hindi kami magkasama sa first mansary talaga namin na date. So ito, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawang setup ni Ate Nick nung Samgyup night namin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo in 3, 2, 1, let's go! Wow! Ang ganda, diba? Wow, may pagana. Tapos mag-samgyup night kami. Kaming dalawa ni Mahal. May pa-projector pa, guys. Thank you, Blooming Grace! Ayun, so yun yung ginawa ko na surprise. Sinetapan namin. Sobrang galing natin ni talaga mag-set up. Props to Blooming Grace. Ayan, siyempre kasama na dyan yung hipag ko si Ate Leslie Miranda. Ayun, sobrang thank you sa inyo. Sobrang ganda no pagkakaset up. Wala akong masabi. Hindi ko in-expect na magiging ganun siya kaganda. Sobrang romantic. So, nung November 16, ito na yun. This is the day of the surprise. Parang tinga naman to.
no-brainer siya ito. Actually, si Mahal, gusto na talaga niyang mag-samgyup noong November 16. Tapos, pinipigilan ko lang talaga siya na gumagawa ko ng paraan na hindi kami mapunta sa samgyupan araw na yon. So, may mga binili kami. Nagpunta kami ng mall para bumili ng mga gift niya pang pasalubong sa mga friends niya, sa Zamboanga, and sa family niya. So, ayun, we took our time kasi si Ate Nick nag-set up sila dito sa taas ng condo. Medyo gipit sila sa oras. So, ako talaga nagbabay time ako. Lahat ng pwede namin gawin. Sasabi ko lang, wala ko ba kailangan bilhin? Wala ka mang kailangan puntahan, ganyan-ganyan. Punta kami ng mall, pumunta kami ng isa pa ulit na mall para bumili ng charger ng battery niya. Tapos, nung umuwi na kami dito, ang sabi ko sa kanya, Mami, may pupuntahan tayo na fine dining, kaya gusto ko mag-dress ka, ganyan, ayusin mo yung sarili mo. Tapos ako, sabi ko, mag-polo din ako, ganyan-ganyan. Diba? Para, ano, pinaisipin talaga na yung surprise natin eh, sa rooftop lang. Nasa isip ko talaga na mag-fine dining kami, pero, para, ewan ko, mas na-feel ko na mas ma-appreciate niya yung ganong setup, yung parang intimate na romantic, mga ganang. And ang ganda din kasi dun sa rooftop namin kasi kung makikita nyo, city lights siya, yung view. Malas lang namin kasi umulan ng gabi na yon, maambon-ambon. Pero okay naman kasi before naman umulan is nakapag-slow dance na kami sa gitna. Meron akong binigay ulit sa kanya na gift, which is yung gold necklace na same sa binigay ko sa kanya na design na necklace nung season 2 ng Dawes of Colab. Kasi yung binigay ko sa kanya nung season 2, hindi siya legit na gold. Parang nag-tarnish na siya. Siyempre, araw-araw ginagamit nila. Yun din isa sa mga na-appreciate ko kay Lams kasi kahit hindi siya tumitingin sa value ng kahit anong binibigay mo, sobrang pinapahalagaan niya basta galing sa importanteng tao sa buhay niya. So, nung nakikita ko na parang nag-fade na yung necklace na binigay sa kanya, naisip ko rin na what if bigyan ko siya ng real gold na necklace kasi deserve naman niya yun. Ang pera naman is madali lang mabalik yan, pero yung the thought itself ng pagbibigay is mas importante talaga yun. Ito, papakita sa inyo kung ano yung sinabi ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo na happy first month, and chat mo na lang! Chat mo na lang! Yeah. Happy first month, Sari, and you deserve all the surprises and all the love. Naalala ko nung season 2, binigyan kita ng necklace, di ba? Naalala mo yan? Now, kasi mamumurahin lang yun, so nag-fade na. I'm gonna give you this. Parang tinga mo, sasandla ko na ba yan? Ito na. I'm gonna give you this gold necklace. Real gold necklace, ayan, kasi serve mo yung mamahalin naman dahil sure ako na ikaw pa rin ang mamahalin ko araw-araw. And just like this gold, ayan, makikita nyo yung design. Nagbibenta ba siya? Ayan yung design. Ayan yung design. Same na same nung binigay ko sa'yo dati. Ay, oo. Pero this time, it's real nice. Gold. Like this gold. My love for you is real and will never fade. Uy, parang tinga. Sa din yung kinilig. Oh, bagay! Wow! Hindi kayo makakasayaw. The reason why binigyan ko talaga siya ng gold necklace is yung real gold necklace is not to brag. Hindi magyabang or magpasikat na ay marami akong pera kaya ako siya bibigyan ng ganito. Hindi yun. Ang pinaka reason talaga nun is I want her to have a long lasting na ano siya eh, mas sentimental siya eh, si Mahal. Yung tipong kahit sobrang laspag niyan, susuot niyan, basta galing sa importanteng tao sa kanya. So ayun, syempre gusto ko naman na yung tinatabi niyang gamit na binigay ko is yung nagtatagal. Parang simbolo yun na pagmamahal ko sa kanya na natotohong totoo at hindi mag-fade or magta-tarnish. Oh, congratulations! Hulaan mo kung ano to! Yay! Oh, thank you!
Sabi niya kanina mag-dinner daw. Alis sa isip ko kasi lang. Ay, hindi na naman kami magsasabi. Bagay na bagay yung suot niyo. Thank you. Samgyup na. Bata, gutom na. Gutom ka na. Ano yung sabi mo kanina, Mag? Fine dining. Oh, fine dining. Fine dining naman to, ha? Dining with my fine baby. Wow! Fine dining. Tapos tayo si Paul. Hindi pa ako na with friends na ganun. Anong gagawin ko? Di pa ka, no? Pag hindi ka pa na-experience yung didate lang talaga na ganun. Gagawin sa mga ganun-ganun. Pang-anniversary na yun, be. Siyempre, lalabas natin yung mga bala pag tagal. Huwag muna, maubusan tayo ng bala. Huwag na. Pa naman yun, oh. Huwagi! Uy, parang kang tingnan. Ano yun, oh, nababos ako na wrong timing siya, guys, kasi umulan. Pero okay naman kasi mag-move. Here you go, daddy. Yan. Parating na ka na naman, yung sa K-drama. Ha? Huh? Yan, nagluluto na po si Carl. Tapos meron din silang ano, yung soju. K-drama ba sila? Tapos lagyan natin ng sauce. Wow! Ako ay naglalaway. Naglalaway ako. Tapos lagyan natin ng radish. Yay! Tama eh! Oh. Cheers! Sarap eh! Tawag-tawagin ko! Solid! Sarap no? Parang pag-samgyup din. Kaya pala ayaw ni Lord na mag-samgyup ako. Dito pala. Kanya, anak. Huwag ka na mag-samgyup. May mas magandang venue para sa samgyup. Ito pala yun. Sus. Nagtaka? Pero narinig niya agad yung soundtrack. Sa baba pa lang narinig ko na. Paglik ko, dito pala. Sabi niya pa matatraffic na daw kami. Dahon. Huh? Dahon. Kambing ba siya? May kasamang amoy, ha? Ha? Hindi yun. Ulit, ha? Anong pang cheese dito? Nakailan ka na, mabibilang yun ni Ate Nick. Gano'n yun. Pero hindi mo talaga in-expect na ganda yun. Wala kang hint na may surprise. Kahit nung... Nakakala ko yung sapatos ko lang. Ba?
Yan ang plano ko. Apart yung plano? Kaya kata binigay ng shoes para isipin mo na. Yun na yung bibili ko sa'yo sa Mansory. Tapos kung may ano pa nga, may Pasko, may Valentine. Sunod-sunod. Hindi naman. Saan na lang natin yung gift? It was a successful surprise and samgyup night for us. Pero ayun nga, sabi nga nila, minsan kapag sobrang saya natin, minsan binabawi yun ng lungkot. May nangyari na something na hindi mo magugustuhan. Sad reality, guys. Actually, wala namang may kasalanan talaga nito. Walang may gusto nito. Pero hindi ko alam paano sisimulan eh. Kasi tuwing ikukwento ko to, sobrang nadudurog ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi ano eh. Sobrang hindi ko talaga kaya na nakikita si Mahal na nahihirapan. Yun yung pinaka... Ewan ko, pag nakikita ko siya na umaaray, na hirap sa isang bagay. Yung parang gusto kong akuin lahat. Gusto kong, pwede bang sa akin na lang yung pain, yung sakit na nararamdaman niya, yung burden, lahat. Kung pwede lang, di ba? Kung na-share it lang yun, di ba? Why not? Pero wala eh. That's life, di ba? Hindi naman natin makokontrol yung mga ganong bagay. Pero sabi ko sa kanya, whatever happens, through ups and downs, I'll be there for you. Ayun lang talaga yung sabi kong ipapromise ko sa iyo. Hindi lang sa sarap ng buhay, I'll be there for you sa hirap ng buhay. Ikukwento ko na, simulan natin yung kwento kung paano nangyari yung trahedya nung gabing yon after nung successful samgyup night. So it started nung after namin mag-celebrate. Since umuulan, lumipat kami dito sa room, sa condo na mismo. Kasi diba, kailangan namin sumilong, nagbigpit na kami doon and all. And sumunod sila, si Kuya, and sinama niya yung dog, si Deboy. Actually, si Deboy, dog ko na siya before, pero since hindi ko kayang alagaan dahil sa sobrang busy and si mom ayaw talaga niya ng dog. Kaya I had to let go of that dog. Pinaalaga ko siya sa jowa ni Kuya. Kaya na Ate Leslie, sila nagpalaki. Nung baby lang siya napunta sa akin, parang mga ilang months. Actually, kaya na kay Kuya na siya. Kasi hindi na rin kaya ngayon alagaan ng family nila Ate Leslie yung dog. Kasi ang dami nilang dog na inaalagaan. Puro mga shih tzu. So, kailangan nilang magbawas. So, si Kuya, since na napamahal siya dun kay Deboy, kasi tuwing papunta siya dun, parang basta napaamo na sa kanya. So, sabi niya, why not siya nalang mag-alaga. Yun yung first day ni Deboy kay Kuya. Same day, nung gabi yun. And so, dinala niya kasi since walang mag-alaga sa bahay, sinama niya with him. Alam niyo naman si Mahalia talaga, sobrang hilig niya sa mga aso or pusa, diba? Kasi ako, ewan ko, I really had the bad feeling na that night. Hindi ko lang pinapansin kasi hindi ko hinayaan na may mag-interfere na bad vibes that day. Niya ko lang, may dog. Tapos, so si Mahal, nilalaro-laro niya noong una, good mood yung dog. Napapalambing, ganyan. Pero kita mo na sa kanya parang may takot na sa dog. Parang nung si Kuya kasi naglilipid sila, makit siya, tapos kami na lang ni Mahal dito sa condo. Basta makikita mo sa dog na parang natatakot siya and all. Pero pag inuha ko naman siya, napapalambing naman siya, ganyan. So yun, akala namin, goods lang, di ba? So nung dito na kami, okay na sila Kuya, nakapaglipid na lahat. We decided to play Exploding Kittens. Nalo kami ng card game dyan sa sala. Sila Hams, hindi muna siya nakasama sa akin maglaro kasi gumawa siya ng endorsement. So kami apat pala naglalaro, si Kuya, si Ate Les, ako, and si Ate Nicole. Nung time na yon, si Deboy, antok na siya yung dog. So natulog lang siya sa may carpet sa ilalim ni Kuya. Tapos nung bahay na tayo, natapos na si Mahalia ng in-enders niya na product, sumama na siya sa amin, nakipag-bonding na siya. Actually pala, before pa noon, nung si Ate Nick nilinisan niya yung paa ni Deboy kasi nga parang hindi madumihan yung couch, nakagat din siya nung time na yon. Pero si Ate Nick gas lang, as in parang ganun lang. Parang di ko alam kung bakit di ko pa sinunod, parang sign na yun eh. Ewan ko ba? Basta parang ini-ignore ko lang talaga yung naramdaman ko that day kasi gusto ko nga na maging good vibes lang talaga yung night na yun. Eh, yung pala parang sign na yun. Nung sila Hams na tinatry na niyang laruin, nakalaro pa siya sila Hams. And nung pinakita niya sa live, nakita na agad nila na bad mood na eh. Parang wagaroon nga. So, sinabihan ko lang sila Hams, Lahams, wag na antok siya, wag mo nang kulitin. Tapos, ewan ko, naglalaro na kami nila Kuya tuloy-tuloy, nagkakatuwaan kami. Bigla talagang as in... Boom. Di ko ma-explain yung feeling pero biglang huminto yung mundo ko nung nakita ko si Mahalia. Biglang paglingon niya sa akin. Oh my God. Nanginginig ako. Now.
Hindi ko talaga makwento ng maayos, sorry guys. Pero nung paglingon sa akin ni Mahal, sobrang bilis talaga nung pangyayari guys. As in, para siyang sinakmal ng leon. Pagharap niya sa akin, meron siyang biyak dito talaga. Dito sa upper lip, sa right side. As in, pag nakita niyo, parang kinuchilyo. Kasi grabe yung tuklap ng balat. Promise, pag nakita niyo, hindi na ako kapakita ng pictures or any kasi ayaw ni Mahal na ipakita. Pero if kayo yung nandun nung time na yun, alam ko may mga naka-screen record sa live nung reaction ko. Kasi namutla ako agad kasi hindi ko alam gagawin ko. Pareho kami yung takot sa dugo nila, Hams. I don't know talaga, nung time na yun, hindi ko alam gagawin ko. Sinalo ko yung dugo, sabi, shit! Tapos nangihina na ako, sinasalo ko yung dugo niya. Nagpe-pray na lang kaming lahat. And we rushed Mahala to the hospital na pinakamalapit. And grabe, sobrang parang yung saya namin nung gabi yun, napalitan talaga ng lungkot and nanlambot kaming lahat. Seeing Mahalia crying in pain, sobrang nadurog ako. Sabi ko talaga nung gabi yun, bakit si Mahalia pa? Sabi ko, sana ako na lang. Sabi ko, sana sa akin na lang. Ba't sa kanya pa? Ba't kailangan sa kanya pa mangyari? Knowing Mahalia, she really protects her face. Bakit sina naman siguro ayaw mabangasan yung mukha, di ba? Lalo na kung ganun kaganda, oh my God. Di ba? Pero sabi ko na lang, Lord, di ko nang bahala. Siguro may reason talaga kung bakit nangyari to, yung ganitong tragedia. Sabi rin nila, siya naman doon ako sa hospital, sabi niya. Siguro ayaw talaga akong pauwiin ni Lord sa amin. Gabing yun, dapat madaling araw yung flight na niya. Ang iniisip na lang talaga namin, Lord, baka siguro may reason ka kung bakit nangyari to. Siguro may mas malalang mangyayari kung umuwi siya sa kanila, di ba? Huwag naman sana, pero baka lang. So yun na lang iniisip namin, sabi na this is a better happening. Siguro mas better na yung gano'n na lang yung nangyari kaysa sa baka may mangyari kung mas masama, di ba? So yun na lang iniisip namin ni Mahal. Yun, sinamahan ko siya sa hospital, sinugod ko siya, I was crying a lot. And siya rin, syempre, sobrang, alam mo yung makikita mo sa mukha niya na ano yung grabe yung pain na nararamdaman niya. Actually, nung una, hindi niya nararamdaman eh. Kasi sobrang bilis talaga ng pangyayari. Ako yung, parang mas nauna ba akong makaramdam nung pain na nangyari. Kasi nung nakita ko siya, parang ako sinaksak ng ano, dibdib na grabe talaga. Siya, hindi niya pa nararamdaman. Tapos nung na-realize niya na may tuklap malaki dito sa bibig niya, sumigaw na siya, sabi niya, yung mukha ko. Doon din ako nanlungo talaga, sabi ko, nagdasal na lang talaga kami si Ate Nicole, pinag-praise all throughout ng pagbiyahe namin sa hospital. Thankful naman din ako sa family ko kasi hindi nila pinabayaan si Mahalia. Lahat kami, sinamahan namin siya. And also my dad, big thanks to my dad. Nung nalaman niya yung nangyari, from Quezon City to South, papunta dito sa amin, he rushed all the way here para lang puntahan si Mahalia. Kaya sobrang thank you dad for the concern. And I saw your genuine concern. Kaya thank you so much. Siguro thankful na rin ako na may reason talaga to. Dito ko na-realize how much more na mas kailangan kong mahalin si Mahalia at this time sa mga gantong pangyayari. Mas kailangan ko siyang mahalin ng sobra-sobra kasi if you'll see her now, sobrang maawa kayo, promise. Yung tipong ayaw na niyang makita yung sarili niya sa salamin, ayaw niya sumilip sa salamin or sa phone dahil sa nangyari sa kanya. I will make sure talaga na gagawin ko lahat, everyday ko siyang i-remind na she's still the most beautiful girl I've ever met. Araw-araw ko siyang ibuboost yung confidence niya. And I will wait for the day na mabalik yung confidence niya. Yung alam naman natin na maganda pa rin si Mahal kahit anong mangyari. Pero iba kasi yung pag-confident na siya ulit, diba? So ayun, thank you so much guys sa lahat ng mga pray for her fast recovery, sa mga nagpadala ng mga food and all. Sobrang na-appreciate namin yun. And don't worry kasi ako bahala kay Mahalia. Alagaan ko siya sa pinaka makakaya ko. Hindi ko siya iiwanan dito sa laban na to. Thank you guys for the love and support. Alam naman natin na ano to eh. Pagdadaanan naman talaga natin yung mga ganitong bagay. Pero yun lang, next time, we'll be more careful. And siguro, lesson na rin to sa mga ibang nag-aalaga dyan ng pets na maging careful lang din. Sana lang din, I really pray na hindi to maging trauma for Mahalia sa mga dog. Kasi she's a dog lover. Kasi ako, na-trauma na ako. Parang pag makita lang ako ng dog or makarinig ako ng dog, parang traumatized na talaga ako. Sana ma-conquer ko na rin someday yung fear ko na yun.
Thank you sa pakikinig sa story ng monthsary namin and kung ano yung nangyari after that. So, ko lang sabihin sa inyo na everything happens for a reason. Let's always look at the brighter side of it. Tuloy-tuloy lang tayo sa laban ng buhay kahit ano pang mangyari. And syempre, hindi kami titigil na magpasaya sa inyo kung ano man yung nangyari. Gusto lang namin magpa-thank you sa mga hindi nawala kahit sa mga ganitong times. I love you all and sana keep on supporting us sa aming mga vlogs and sa mga livestream namin. Yan lang. So kung nagustuhan mo itong vlog na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para naman updated kayo sa mga susunod na aking mga vlog. And don't forget to hit the notification bell. Follow me on my social media accounts, carl.limpiin, on all my social media platform, lalo na sa Kumu. Yan, follow me para mapanood niyo yung mga live stream namin. On to the next vlog! Kita-kits! Bye!